So guys, magandang hapon. Ngayong araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-bleed ng ating cooling system. Abangan nyo guys kung paano ko siya gagawin. Simulan na natin. Una po ang gagawin natin ay magja-jack tayo sa ating unahan. Iangat po natin ang ating unahan ng sasakyan. Yan po, naglagay tayo ng jack para nakaangat siya. Habang nag-bleed tayo ng ating cooling system. So, ayan po, for safety pa rin po natin, maglagay po tayo ng kalso sa likuran at sa harapan po para hindi po gumalaw ang ating sasakyan. At lagi pong naka-foot brake po ang ating sasakyan para hindi po talaga siya gumalaw. Safety first po tayo bago tayo magsimula. For example po, nag-drain tayo ng ating coolant sa ating radiator. So, ito po yung ating drainage. Papakita ko po sa inyo. So ito po yung drainage ng ating radiator para dito po lumalabas yung ating coolant. Pag binuksan po natin yan, magdadrain po ang ating coolant. So bago po natin iangat ang ating sakyan or magjack, kailangan po i-drain muna natin yung ating coolant dito. Ayan, bubuksan lang po natin yan counterclockwise. So pag na-drain na po natin, babalik natin yan. Tapos maglalagay na po tayo ng coolant. So, maglalagay na tayo ng coolant. So, ito pong embudo na to, ginawa ko lang po. Meron po siyang hose dito. Ito pang gagamitin natin pang bleed. Yan. So, ginamit ko lang po ay garden hose po. Tapos, nilagyan natin ng electrical tape para wala po siyang singaw. Bote lang po ng sanitizer or kahit anong bote po, pwede po natin gamitin. So, ilalagay lang po natin dyan para maganda po yung ating pagkakablid ng ating cooling system. Wala pong hangin talaga. So, hindi po tayo mag-overheat. So, sasalpak lang po natin yan dito sa ating radiator. Yan, salpak lang po natin na maigi. Yan, bago tayo maglagay ng ating coolant dito. So, ilalagyan lang po natin dito hanggang dito po sa halos kulang-kulang kalahati or kalahati lang po. Ngayon, maglalagay na tayo ng ating coolant. Tapos magbi-bleed tayo doon sa loob. So sa pagbi-bleed po, gagamit tayo ng numero 8 na combination wrench. Ito po yung ating bleeder dito sa may thermostat housing natin. So buksan lang po natin yan counterclockwise. So, ayan po. Nabuksan na po natin. Ilalabas po dyan ang hangin. Lalabas muna po yung coolant natin dyan. Patuloyin po muna natin. Tapos, sarado po natin. Papandarin po natin ang ating makina. So, close muna natin to. Tapos pandarin natin ang ating makina. So habang umaandar, bubuksan natin yan dyan para lumabas ang hangin. So papandarin na natin ang ating makina. Tapos start natin. Umaandar ng ating makina. Bubuksan natin dito. So, tumutunog lang po yan dahil nabasa po ang ating belt ng ating coolant. So, buksan natin. Buksan natin para lumabas ang mga bubbles sa loob ng ating cooling system. Ayan po yung pag-bleed natin. So, coolant po yung lumalabas dyan, tapos hangin po. Tapos, sarado natin. Ang gagamitin natin guys na coolant ay itong Prestone coolant, ready to use. So, hindi na po natin kailangan mag-add ng tubig dito.
ipupur lang po natin siya sa ating radiator. Ayan po, prevent rust and corrosion, prevents overheating and boil over, protects engine metals. So ito po ang gagamitin natin. Lalagay lang po natin sa ating radiator. Ayan po guys, nag-refill na tayo. Makikita natin dyan, may mga lalabas na mga bubbles dyan. Pag nag-open na po ang ating thermostat, makita na po natin umaangat po yung mga bubbles dyan. Ngayon po, sarado pa ang ating thermostat. So, antayin lang po natin na mag-open ang ating thermostat. Pag na-reach niya na po yung operating temperature na 82 degrees, so mag-open na po yun. At makita po natin dito na lumalabas po yung mga bubbles, yung hangin po sa ating cooling system. Ganyan po yung ating style ng pagbi-bleed para matanggal po lahat ng mga air bubbles po sa ating cooling system. So siguraduhin lang po natin ito na fit po, wala pong singaw. Bubuksan po natin ulit itong ating bleeder. Yan, tingnan niyo po, may lumalabas po dyan ng mga hangin. Yan po. Kaya lumalabas po dyan na hangin. Yan. So, kita niyo po, yung hangin niya lumalabas po. Yan po, pag hindi natin natanggal yan, so mag-overheat po ang ating makina. Kaya kung minsan nagtataka tayo, bago naman palit tayo ng ating radiator coolant, bakit nag-overheat ang ating sasakyan? Dahil po, meron pong hangin sa loob po ng ating cooling system. Kaya po yan ay nag-overheat. Bubuksan po ulit natin. Para lumabas po talaga yung mga hangin dyan. Yan po, yan. Kung nakikita nyo po yan, na parang bubulayan po yung hangin po sa loob ng ating cooling system. Lumalabas po yan pag tayo ay nag-bleed. Yan. Ito po yung bleeder na malapit po dito sa ating thermostat housing. Pero pa po yung pag-bleed natin doon po sa may radiator. So, yun po yung pinaka main po na bleeder po natin doon po sa may radiator. So, magre-refill po ulit tayo. Ito pong gamit natin ay kulay green na coolant po. So, wag po tayong magagamit ng kahit ano pong coolant, lalo na po yung kung hindi po nababagay sa ating makina. Pag ang gamit po natin, kung ano po yung nakalagay po sa manual natin na coolant, yun lang po ang gagamitin natin. Kasi may mga chemical po yan or mga substances na hindi po angkop sa ating mga coolant. So pag nagkakaroon po siya ng chemical reaction, para nagkakaroon po siya ng mga gel sa loob, namumuo po siya. So magkakaroon po siya ng pagbara ng ating mga radiator or ng ating cooling system. So iwasan po natin gumamit ng kahit anong klaseng radiator coolant. Kailangan po yung naaangkop lang po. Ayan po, nasa 72 degrees Celsius na po tayo. So pag nakaabot niya na po yung 82 degrees Celsius, magbubukas na po ang ating thermostat, yung valve po sa ating thermostat. Kung kayo naman po ay may mga yung sakyan po natin, kung meron pong heater core or yung meron pong heater ang ating aircon, so gagawin po natin, i-full blast lang po natin yan. Full blast po natin ito. Kaya lang ito sa atin, wala namang heater core, wala naman tong heater. Ano lang po lumalabas yan, malamig lang po na hangin. Kung meron po kayong ganon, full blast lang po natin yan. Isagad po natin ang ating heater core sa sagad po, dun sa mainit. Para po mag-circulate po ang ating coolant sa loob po ng ating heater core. Para mawala po yung mga air bubbles po sa loob ng ating cooling system. So ito po sa atin, wala naman po siyang heater core, wala naman pong heater ang ating aircon. So okay lang po kahit hindi natin buksan yan. Nagpalit po tayo nung nakaraan ng ating thermostat. Ayan po, wala naman po siyang mga leakage. So hindi na po tayo naglagay ng sealant dyan. Kasi meron naman po siyang rubber seal. So yun na po yung nilagay natin. Diretso, nilinisan lang po natin ang ating housing. So ayan po. Re-rev lang po natin yung ating accelerator para madali po niya ma-reach yung ating 82 degrees Celsius para mag-open po ang ating thermostat. So,
78 79 81 81. Yan po, ang daming hangin na lumalabas. Sa pagbi-bleed po niyan, antayin lang po natin ng mga ilang minuto. Kung pwede po, pandarin po natin ng mga 15 to 30 minutes para po lahat ng bubbles ay lumabas po. Para po ma-bleed ng maigi ang ating cooling system. Hindi po siya mag-overheat. May nabibili naman po tayo na pang-bleed po talaga dito. Meron po niya na yung dito po, may butas po yan. Nakalagay po yung ating parang container na ganito. Tapos ilalagay lang po natin to sa ating radiator at maglalagay po tayo ng coolant para wala po talagang singaw dito sa ating radiator dito. Pagka nagbi-bleed tayo, wala po talagang hangin na papasok. So kung meron naman po tayong budget, so pwede po tayong bumili ng ganon. Pero kung wala naman po, ganito lang po ang gagawin natin. Customize lang po, gawa lang po tayo ng paraan kung paano natin gagawin yung pagbi-bleed ng ating cooling system. So meron pa pong mga lumalabas na mga hangin. So ayan lang po natin siya nakaminor yung ating andar ng makina. Lalabas po lahat ng hangin sa loob po ng ating system. Kaya kung minsan po nagtataka tayo, bago naman palit ang ating coolant, bagong linis naman, bago ang ating radiator, pero kung minsan mabilis pa rin tumaas ang ating temperature. At kung minsan nagkukos pa yan ng overheating, madalas po nagkukos po ng overheating pag hindi po natin natanggal ang mga air bubble sa ating cooling system. Hindi po yan yung basta lang tayo magpapalit ng ating radiator coolant at okay na po. So kailangan po natin i-bleed para po maiwasan natin yung pag-overheat ng ating sasakyan. Ayan po, wala nang lumalabas na mga air bubble sa ating cooling system. So pwede na po natin yung tanggalin. Patayin muna natin ang ating makina, pero ingat lang po tayo dito sa pagtatanggal dahil mainit po yan. Pantayin lang po natin na lumamig or kailangan natin ng pambara dun sa butas bago natin siya ilipat dun sa ating reservoir, kasi sayang po, wag po natin itatapon. Ilipat natin dun yung tira po dito. So tatanggalin na po natin, wala na po siyang hangin. Ganyan lang po kadali yung pagbi-bleed ng ating cooling system. Guys, pagkatapos po natin mag-bleed, kailangan po natin i-refill ang ating reservoir ng ating coolant. So maglalagay tayo dito sa ating reservoir. I-refill natin yan hanggang sa full. So yun, sakto lang po, wag natin papalagpasin sa full yung ating coolant. Kailangan yung tama lang po. So, sakto po ang ating pinandagdag 500 ml. Nasa full na po yan. Yan po yung guhit. Yan. Yan na po ang ating coolant sa ating reservoir. Tapos balik lang po natin tong takip. Yan. Tapos pupunasan lang po natin yung mga kalat ng ating coolant. Dahil napaka-harm po yan sa mga hayop, lalo na po sa mga aso at sa mga pusa. Dahil ang lasa po niyan ay medyo matamis, so baka inumin nila yan, so pwedeng mamatay ang ating mga alagang hayop. I-dispose lang po natin sa tamang tapunan ang ating mga coolant na mga gamit na. At yung mga natapon po sa baba, pwede po natin buhusan. Yung mga natapon po sa kalsada na coolant, pwede po natin buhusan ng tubig para ma-wash out, para hindi na po inumin ng ating mga alagang hayop. Yan po ang gamit natin na coolant. So kung nagustuhan nyo po itong aking video, huwag po nating kakalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel.
at pakiclick na rin po ang ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload na katulad po nito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakiclick lang po ang subscribe at ang ating notification bell. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless po.